Pag-usapan naman natin ang year 2016, hard to find variation. Ito po yung mabababa ang mintage. Mga ka-hunters, welcome back sa ating channel, Kalimay Online po. Guys, paalala ko lang ulit sa inyo, pwede na po kayong mag-join sa ating membership. At huwag na huwag kalilimutang mag-subscribe at i-on ang bell para palagi kang updated. Pag-uusapan natin ngayon, ito pong mga 1 peso year 2016 BSP series coins. Meron kasi akong napansin bukod sa itong ating 3 perasong year 2016 na mga hard to find variation, ay meron pang extra na tinatawag nating mas mahirap hanapin compare doon lang sa tinatawag niyang reverse die 3. Guys, kaya kung meron kayong mga year 2016 rare variation, tignan nyo po at baka mahanap nyo rin itong aking ipakikita sa inyo. Maya maya lang yan bago tayo doon magpunta. Update muna tayo sa m.mista.com. Itong mga year 2016 ay kasama doon sa series na mga magnetic, kasi di ba 2003 to 2017, at doon po sa mga baguhan lang at hindi pa familiar sa mga features at mga variation ng mga BSP series coins, pwede po kayong mag-research at kumuha ng mga detalye dito sa Mista. Pero ngayon, ang ating pong focus ay sa year 2016, sapagkat meron nga tayo dito nakita na kaiba. Sa ngayon, dalawa lang ang merong variation, merong record dito. Unang-una, yung 2016, 5%. Reverse 2, yan po ay common lang. Sumunod yung 2016 na 1.0%. Reverse 3, ayan po yung ating tatlong hawak. Reverse die 3 po yun. So, 1.0, ibig sabihin na madalang, matumal, hindi tayo basta-basta makakakuha ng mga year 2016. Kaya dapat aralin nyo po yan, kasi baka isipin ng mga baguhan eh. Marami ako niyan, 2016. Meron pong mga rare variation na tinatawag yan. Kaya dapat nyo pong malaman yung mga tinatawag na mga reverse 1, reverse 2, reverse 3. Diba? Importante kasi yan, lalo ta nagkaka-interest po kayo sa pagkukulik. At nagiging challenging po yan kung naghahanap po tayo at gusto natin makumpleto yung mga hard to find o rare variation dito sa mga BSP series 1 peso. Siyempre naman, napakagandang libangan naman talaga, di ba? Ito po yung ating tatlo. Ayan. Pakikita ko na sa inyo. 2016 po ang tatlong yan. Peso. Ayan po yung reverse die 3 na 1.0%, yung tatlo na yan. Balik na rin natin para makita ninyo yung aking sinasabi dito. Ito pong nasa dula na ito. Meron pa akong napansin dito eh. Ayan, pakita ko muna sa inyo na para may katibayan tayo na reverse die 3 at tatlong ayan. Kita nyo naman no, matataas ang ipin ang kagwil katangian po ng reverse die 3. 1.0% hard to find variation 2016. Ayan, so nakita niya na, no? Ngayon naman, yung isa pang aking napansin dito sa tatlong ito, itong isang ito, kakaiba siya eh. Ayan, dito na tayo magpo-focus sa isang to, at hindi na natin pakikita yung dalawa na yun sapagkat pareho lang yung dalawa na yun eh. Itong isang ito, kailangan natin itong makilatis at makita ninyo at baka meron din kayo. So, boss, tingnan natin, mag-auto-focus muna siya, no? Ayan, 2016, no? Sa obverse niya, mint luster siya. Napakaganda. Circulated, pero napakaganda pa ng condition. Balik na rin natin sa kanyang reverse. Zoom natin. At ang papansin niyo lang guys, yung cogwheel, yung araw ay mundok. Ayan. Tignan niyo mabuti ha. Ano, napansin niyo na. Kilatisin niyo mabuti guys. Isusum pa natin yan. Ayan. So, ang napansin ko dyan, para hindi na paligoy-ligoy, yung cogwheel niya ay katangian po ng isang frosted coin. So bakit nagkaganon? Ang naging frosted coin na, I mean ang naging frosted lang dito ay yung cogwheel, yung araw at yung bundok.
So bibihira po yan. Hindi ko lang masabi kung anong klaseng mint ito. Sasabi bang variation or mint error ito, sapagkat bakit naging frost lamang? Eh, yung kagwil niya, yung bundok at yung araw, di ba? Samantalang sa kanyang ubers ay mint luster. So, magbigay po kayo ng opinion dito guys, sapagkat napakabihira po nitong variation na ito. Alright mga kantas, maraming salamat po. Until next time, huwag po kalimutan mag-subscribe. God bless you all po.